Good day, mga kapadyak. Siya nga pala, ako po si Jonathan Simeon at ang aking YouTube channel ay Jonathan the Adventurer. Mga kapadyak, paki-subscribe naman po yung aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan na i-click yung bell button para pwede po kayong i-notify yung YouTube basta meron po tayong mga bagong video na i-upload. Today po, pag-uusapan po natin ang 6 common na dahilan bakit po kumakalasak isang siklista sa karera. So, gusto po namin i-share po sa inyo, guys, yung mga dahilan na ito bakit po sa karera ay may mga kumakalas. Ang unang reason po, mga kapadyak, kulang sa ensayo. Given na po yun, mga kapadyak. Pagka kulang tayo sa ensayo, lack of training, naturalmente, kakalas po tayo sa karera. Dahil hindi naman po nakahanda yung ating katawan para po sa karera, lalo matuling po yung mga dalahan. Lalo pagka criterium, gaya po nung nasa video, pagka criterium po yung lalaruan mo, dahil patal po yan, ang mga dalahan po niya nasa 50 km per hour, umaabot pa ng 55. So hindi po yan basta-basta matatagalan ng mga hindi po ensayado. Ang pangalawang dahilan po, over-ensayo naman. Ang tawag po namin dyan, mga kapadyak, sa cycling term, nasunog sa ensayo. Kasi alam nyo naman, ang muscles po natin, kailangan din po mag-recovery. Kailangan mo din mag-relax. Kailangan meron ka din loosening pagka nag-i-ensayo ka. Hindi pwedeng puro ensayo, intense na ensayo. Talaga walang pahinga yung puso, walang pahinga yung muscle. Kaya yung muscle po natin, pagod na pagod. Papapansin po yung sa video, ipapakita ko sa inyo. Meron ng punit yung kanyang muscle sa gita. So pagka ganun po, mga kapadyak, hindi ka makakatagal sa karera. Lalo yung puso natin, pagod na pagod pa, parang namamaga. Pagka matunin po yung lalahan, lalo napakabilis po nung cadence. Eh, hihingalin ka, kakalas ka sa karera kahit nakatuto pa lang. So, yan po yung pangalawang dahilan. Ang pangatlong dahilan naman po, kulang naman po sa tamang program. Mali po yung kanyang program sa pag-iensayo. Maaari, nagse-self program po siya. Kumbaga sa nag-gym, nagse-self program. Kumbaga sa umiinom ng gamot, nagse-self medication. Eh, mga kapadyak, iwasan po natin yun. Mahalaga po talaga, merong nag-guide sa atin. Merong nagpo-coach. Nagbibigay ng tamang program na gagawin po natin. Para maiwasan din po natin, siyempre, ang injury. At maiwasan po natin yung maling paglakas ng ating muscles. Kaya napakahalaga po na alam po natin yung tamang program. Tingnan po ninyo yung mga nag-gym. Pagka hindi po sila nagtanong sa mga marunong, pagka nag-self, ano po sila, self-program, masyado malaki yung upper, yung lower naman, maliit. Ang tawag nila parang chicken, kasi ang liit po nung kanyang binte. Kaya kailangan po merong nag-guide. Yung pang-apat na reason naman po, mga kapadyak, ay trampo naman ang trampo. Lagi nasa unahan. Siyempre, pag nasa unahan ka, lahat ng hangin, ikaw ang sumasalubong. Kaya mahirap po yun na lagi kang nasa unahan. Kaya pansinin po ninyo, mga kapadyak, yung mga veterano, kumumpesto po sila sa pang-apa, sa pang-lima, nasa pang-ani. Hindi po sila madalas mag-trampo. Lalo na kung mayroon pang skills sa pagiging sprinter, may ibubuga ka. Madalas po nasa ano lang yan, nasa likod. Tira niyo po si Peter Sagan sa video. Si Peter Sagan nasa ano lang po siya, pang limang pwesto, nasa pang ano pwesto. Hindi po yan basa-basa ang tatrako all the way. Kaya guys, iwasan po natin na lagi po tayo nagtatrako.
Ang panglimang dahilan naman po, mali naman po yung gearing, yung paggamit po ng plato tsaka ng sprocket. Mali. Lalo na po pagka lumiliko, pagka may kurbada, pag hindi ka magpapalit ng gear, hindi ka magmamagaan, mangyayari po nun mga kapadyak, syempre matigasipain yun. Mapupiyasa po yung muscles po natin sa yuta. Kaya kumikirot. So iwasan po natin mga kapadyak na ganoon, kailangan po nagpapalit ka rin po ng gear. Pagka sobrang tining naman, masyadong matuli, mangyayari naman sa'yo, tataas yung heart rate, hihingali ka, kaya kakalas ka din. Ang pang-anin po na reason, ito po. Mababa po yung pain tolerance. Yung tiis po niya sa karera ay mababa. Kaya pagka may sumakit na, may naramdaman na, kumakalas po. Kaya kailangan i-develop po natin yan, mga kapadyak, yung haba ng tiis sa pagbibisikleta. Nai-improve po yan, guys. Sa susunod na mga video ko, ituturo ko sa inyo, isishare ko po sa inyo paano ma-develop yung paghaba ng pain tolerance o tiis sa pagbibisikleta. Kaya sana, guys, meron kayo natin kayo na sa listener. Mga kapadyak, i-share naman po itong video na ito sa ating mga katropa, sa ating mga kapadyak para mapanood po nila itong ating siner about po sa 6 common na reason bakit kumakalas po ang isang siklista sa karera. Maraming salamat po sa ginawa ninyong panonood sa aking video. Mga kapadyak, have a nice day po.